Isa hong nakakalungkot na balita mga ka-istorya dahil isang miyembro ng media, isang broadcaster, isang komentarista at isa ring vlogger ang inambush at napatay bago pa siya makapasok sa gate ng kanyang bahay. Siya hong mga ka-istorya ay si Percy Lapid. Ito mga ka-istorya, si Percy Lapid ay kilala ho, sa kanya ho nga mga contents na kumbaga ay kritiko siya mga ka-istorya. Nakikiramay ho tayo mga ka-istorya sa kanyang mga naulila, Anyway, mga ka-istorya, karapatan naman ho ng kahit na sinong Pilipino na magkaroon siya ng mga contents, na mga komentaryo, kasi malaya nga ho tayong magpahayag ng ating mga opinion. Ngayon, ito ho ang balita, mga ka-istorya. Ito nga, ilang oras pa lang ang nakakaraan, mga ka-istorya, latest na balita ito, Kakatapos ko nga lang mag-upload nung isa kong content tungkol doon sa Formula 1 na ngayon ay sensational, mga ka-istorya. Kung saan nga nagsalita na si PBBM. Ngayon, sino ba itong si Percy Lapid? Mga ka-istorya, siya ho ang nakalagay dito sa Manila Times, radio commentator Percy Lapid shot dead. Veteran radio commentator Percival Mabasa, popularly known as Percy Lapid, was shot dead on a Monday night in Las Piñas City. So, ang kanyang pangalan po pala, tunay na pangalan, Percival Mabasa. Meron ho siyang Facebook page mga ka-istorya at meron din siyang YouTube channel. Ang nakalagay pa nga dito, one of the famous commentators on radio and a former broadcaster of DWIZ 882 KHZ AM, Percy Lapid was ambushed and died in Las Piñas City at past 8 this evening. So, Martes na ngayon. Nagbablog ako ngayon mga ka-istorya, alas 2 ng madaling araw. So, siya ho ay inambush past 8 ng gabi, kagabi. Lunes. Ito pa ang karugtong mga ka-istorya. Reports said two armed men on motorcycle fired at Lapid's vehicle. Papasok na ho kasi siya sa gate ng kanyang bahay. Mga ka-istorya, may sumunod daw na dalawang lalaki na kamotorsiklo bago pa siya makapasok sa kanyang bahay. Pinagbabaril siya. Walang kasama. Patay, mga ka-istorya, on the spot. Kawawa naman. Ang nakakalungkot lang kasi meron ng ibang tao ngayon na at actually hindi lang iilan, may mga nagpo-post na sa sa Facebook. Ewan ko lang sa Twitter, Anyway, sa mga SocMed naman karaniwan 'yan. May mga nagpo-post na parang ang itinuturo na ngayon parang si PRRD o may kinalaman sa kampo ni na PRRD o ni PBBM, hindi man direkta. Kung magsa-search tayo sa Facebook, makikita natin yung mga post po nila. Hindi na natin gagawin na ipakita pa dito sa screen. Siyempre, mga ka-istorya, ayaw naman natin gawin yun. Nakakalungkot lang, kasi wala naman ho tayong ebidensya na pwede tayong manghusga kaagad kung sino ang may kagagawan, kasi kasalukuyan pala, magsisimula pala siyempre ang imbestigahan yan ng mga autoridad. Ngayon, ito pang dyan, may tuturing kasi na terorismo yan, yung mga kumukontra dyan sa sa NTFL CAC, yung mga kumukontra dyan na dagdagan ang pundo sa intelligence fund, sa ating pong mga kapulisan, sa ating mga kasundaluhan. Ang totoo, sabi nga yung allowance daw ng ating mga kasundaluhan pala, 150 pesos lang Kasya lang ho na pambili ng ulam ng sardinas, 3 beses kakakain sa isang araw. Nako po, katumbas pala ng buhay mo yung allowance at sahod mo lang, mga ka-istorya. Nakakalungkot naman yun. Pinagtatanggol ng ating kasundaluhan ang ating bansa pagkatapos yung allowance pala nila, ganun kababa. Mabuti na lang yung isang senador natin
tinatalakay niya yung tungkol dyan. Kapatid ho si Percy Lapid po ng ano, siya ho ay nakatatandang kapatid po ng dating presidente ng National Press Club na at dating reporter po ng Manila Bulletin na si Roy Mabasa. Ang huling broadcast daw po niya ay September 30. Kung titingnan ho natin yung kanyang Facebook page, mga ka-istorya, eto yan eh. Ayan o. Ito, 6 hours ago mga ka-istorya. Yung kanyang ano, dating, ewan ko kung live stream to mga ka-istorya. Pakinggan natin saglit. Vic Rodriguez po yung mababasa natin dyan. Napakataas eh. Dahil masaklap ang paglagapak. Di ba? Pag mataas masyado eh. Ang bagsak nun, lagapak. Di yung pagiging chief of staff niya, eh, tablado na. Mga kaibigan. Alam nyo kung bakit. Ano ibig sabihin niya? Dito sa baba. Ito, pangkat ni Digong. Magsisilbi daw na fiscalizer sa Marcos administration. Kasi meron ako nabasa na isang post ng huling ano daw ni Percy Lapid, yung kay tungkol kay Lorena Baduy. Ayan, marami siyang upload na ho mga kasurami. Tungkol din kay Isko Moreno, Han Lacuna. Kung titingnan natin yung kanyang YouTube channel, ito yan mga kaistorya. Yung kanya hong huling ano, content, 36 minutes ago. Bago lang. Buhay nga naman ng tao, hindi mo alam. Nakakalungkot, ano? Hindi ho tayo, ano, mga ka-istorya, kasi lahat naman may karapatan na magpahayag ng mga opinion, ano? Kikiramay pa rin ho tayo, mga ka-istorya. Dito nyo, ano sa palagay nyo, mga ka-istorya? Sana ho, yung mga ano dyan, na iniuugnay sa Malacanang at kaya Pangulong Duterte, sana ho, huwag tayong agad-agad na ano, huhusga. Mahirap po yan, wala ho tayong ebidensya. Hindi natin alam kung sino ho ang may kagagawan ho nito. Ano ho. At sana, lumabas ka agad ang katotohanan. Sana itong ating mga autoridad, maipalabas agad nila kung sino yung may kagagawan ho nito. Meron pang ano, isang post na nagsasabi na ano, kumbaga yung sa history nga ho, yung kumbaga yung tungkol halimbawa sa ano sa Plaza Miranda bombing, nag-aalala sila, baka daw maulit. Anyway, hindi naman siguro ganun kaagad-agad yun, ano ho, mga ka-istorya. Mahirap magsalita ng agad-agad ng tapos kasi hindi naman natin alam talaga kung sinong may kagagawan. Magaling ho siya mga ka-istorya kahit ganoon na nasa kritiko ni ano, veterano ho siya. Kung isa-search nyo ho, kasi nakita ko ito kanina, pagkatapos kong maglaro ng ano, Mobile Legends. Naglaro ako kanina. Isang laro, tas nag-browse na ako sa mga balita. Basically kasi normally, tinitingnan ko yung mga balita sa Google News at saka sa Facebook, sa YouTube, sa iba't iba pang mga ng balita sa TV, di na talaga ako nanonood, wala na ako ng gana. Nakita ko yung post ng GMA7 sa kanilang Facebook page. Ayun nga, ni-research ko kaagad para makapagbigay sa inyo ng update. Sana naman, wag agad-agad huhusga ho, Meron na ho agad kasing yung siguro galit sa sa mga Marcos at sa kaya PRRD, sa mga Duterte, sa mga Marcos family. Parang gusto agad i-ognize sa kanila na para bang kasi ang pagkakabanggit niya yung caption, sino ba niyang binabanatan niya? Huwag mo tayong agad-agad magtuturo, mahirap po yan kung wala tayong ebidensya. Huwag tayong ganyan, hindi naman natin alam kung sino may kagagawan niyan eh. Eh kahit ako, ayoko pang mag-prejudge kung sinong may kagagawan. Ayokong magbigay pa ng opinion kung sinong may kagagawan yan, mga ka-istorya. Bakit? Wala nga tayong ka-idea kung paano nangyari. Napagturo-turo kagad. Yan mga ka-istorya, ang update ng balita na maibigay-bigay ko sa inyo ngayon. Muli po, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan. Maraming salamat sa inyong panonood.
Pakisuportahan mo niyo po mga kaistorya yung bagong gawa ko na YouTube channel, ang Kaistorya TV. Nakapinned po sa comment section ang link ng YouTube channel na yun. Ano, yun hong Kaistorya TV ay ang aking bagong YouTube channel, isang backup channel mga kaistorya. Pakilike niyo po, pakishare mga kaistorya at pakisubscribe po. At least sana manood muna ho kayo mga kaistorya at least 2 minutes bago kayo magsubscribe para hindi maituring ni YouTube na spam yung inyong subscription.